Okay. Sir, lipat tayo sa ibang issue dahil sinuspindi po ng yakat ata itong implementation ng revised guidelines. No? Ano po yung primary reason, sir? And ano ba ito? Ano po ang gagawin pa para mapaganda at matanggap ng kababayan natin ito pong guidelines po sa mga outbound Filipino travelers? Yun po, no? Ang pinaka-rason kung bakit namin muna sinuspindi yung implementation po ng guidelines ay gusto po namin ma-clarify yung mga concerns po ng public at ng mga senador. At sa tingin po namin dito sa DOJ at sa IACAT po, no, mas napadali po yung rules actually. Galing sa 2015, napadali ngayon dito sa 2023. Yun nga lang po, yung 2015 guidelines ay hindi masyadong napublicize dahil po yun ay isang internal document para siyang basis kung paano magde-decide ang isang immigration officer. So yung memo po na yun, yung 2015 guidelines ay binigay lang po sa immigration officers at hindi masyado na-publicize. Ngayon po at na-publish natin yung rules for the main reason na meron na pong manifesto ang mga pasahero natin, pwede nilang i-cite yung mga documents na pwedeng hingin lang ng mga immigration officers. Medyo nagka-miscommunication po, no? At hindi namin po naisip na kailangan talagang i-match side by side yung 2015 at saka yung 2023 guidelines. Dahil po kung mabasa niyo po yung dalawa at i-compare niyo po, mas napadali pa po yung ating proseso at yung mga requirements po natin. No? Actually, hindi po tama no, na tawagin natin requirements kasi pag sinabi natin requirements, required talaga at all costs kailangan niyo talagang dalhin yung mga documents. Itong mga to ay hihingin lang kung meron po tayong red flags. At pag sinabi nating red flags, potential po no, na tayo ay magiging victim ng human trafficking. At yun lang po yung pinaka-focus ng rules. No, na kung meron po tayong mga untruthful statements, nagsisinungaling yung ating mga kababayan kung ano talaga ang actual purpose of travel, yun lang po ang hinahanap ng immigration officer. At kung tama naman po at sinasabi niyo po yung katotohanan na tourist po kayo or magtatrabaho po kayo sa labas at meron po naman kayong documents, ay wala naman po problema. Yung mga untruthful declarations lang po ang hinahanap ng immigration officer. So yun po yung gusto naman naming iklaro sa Senado at sa publiko na wala naman talagang problema yung rules. Medyo na sensationalized lang po, no? Pag pumunta po kayo ng airport, yung time and motion study po namin kahit mahaba po 'yan at peak time, no, ng mga flights natin, ang pinakamahaba na po ay 40 minutes sa immigration line. Minsan lang po na nako-confuse yung publiko natin, yung mga kababayan natin na yung OTS kung saan nag-X-ray po yung DOTR, yung security po, parang naisip po ng tao kasama pa rin po yun ng immigration. No? Magkahiwalay po yun. Yung immigration counter, pagkatapos po nun, ay magpapa-inspect po kayo sa OTS. Hindi na po yun immigration. So, yun po. Gusto lang namin maklaro po yun. At sana po ay ma-implement na po natin. Kung meron man mga suggestions po or amendments na i-recommend ang Senado, ay makikinig naman po kami. Ang gusto lang naman po namin ay matugon ang aming mandato na protektahin ang mga kababayan po natin. Pero at the same time po, syempre, we also want the airport process to be very easy and fast for our fellow Filipinos. Well, huli na lang po talaga, ASEC, no? Ngayong sinuspindi po ng DOJ itong mga bagong requirements para sa outbound Filipinos, sa tingin nyo ba makakaapekto to dun sa ating klasifikasyon pagdating sa human trafficking na ginagawa po ng Estados Unidos? Ay, hindi naman po. Dahil sa tingin ho namin, yung 2015 guidelines ay parehas na parehas. Kung hindi
parehas, minsan mas burdensome dahil doon sa 2015 po na guidelines, medyo blanket po yung mga categories na linigay ho natin doon. Hindi pa natin naisip yung iba't ibang mga categories ng travelers kung saan dito sa 2023 guidelines, yung ibang hindi vulnerable sa human trafficking na categories ng travelers ay napadali na yung mga additional supporting documents, no, kung hihingi ng immigration officer. Halimbawa po, yung tourist na sponsored po ng ibang tao, kung kamag-anak niyo po yun, let's say magulang niyo po or anak niyo po, hindi na po kailangan magpakita ng affidavit of support na nandun sa 2015 guidelines. Sa 2023 guidelines, ang kailangan lang po kung hihingi ng immigration officer ay proof of relationship na lang po. At pwede naman yan ipakita sa kahit anong dokumento, no? Na nandun yung pangalan po ng magulang nyo or anak nyo. Pati na rin po doon sa mga Filipino overseas workers na gustong makipagkita sa jowa or sa partner nila, hindi na po kailangan kumuha ng lisensya pa or permit galing sa CFO, Commission on Filipinos Overseas. No? So ito yung mga bagay na pinadali ng 2023 guidelines. At gusto ho namin i-clarify ito at i-explain na maganda ito sa publiko at sa mga senador. At sa tingin naman ho namin, maganda naman po ang purpose nitong mga rules. Hindi naman siya nakakaabala contrary doon sa sinasabi ng iba, hindi naman talaga po mag-iiba ang proseso. Hindi naman po magiging mas hassle ang pagbiyahe. Kaya siguro po, magpapasalamat na rin ako na nandito ako para ma-explain ko ito, no? So salamat po sa inyo.